Congratulations. Another movie. Dati yes. Pahusos lang. Diba? Pero this time, ikaw na yung ano. Kumbaga, how was it? Kumbaga, how do you compare this movie dun sa ibang mga movies na ginawa mo with Direct Daryl, diba? Every movie is different eh. Every movie is different kasi magkakaiba ng director, magkakaiba ng ideas. Tapos iba din ang mga kasama mo. It's refreshing. Hindi naman ano, refreshing in a good way ha. Dati kasi kami na magkakasama ni Kuya MC, Kuya Las. Or ano, ngayon kasama ko mga bagets sa mga to. Kaya ako na-refresh ko, no? Nalinya ako sa mga bagets first time. Tapos di ba parang from idea first, parang nung nalaman mong kasali ka sa cast na parang hindi mo naman sila ka-grupo, di ba? Parang ganun. So, how was it? Sobrang tuwa ako kasi sabi ko, ha, sigurado ba sila? Actually, yun ang manang sa isip ko eh. Sigurado ba silang kukunin nila ako or wala lang talaga silang choice? Pero nung nalaman ko, akala ko, all this time na parang baka kailangan lang ako kasi walang ibang choice, ganyan. Nalaman ko, first choice pala talaga nila. Wow, bagay sa iyo yung character. Yung character. Parang and sobrang natuwa ako na oh my gosh, meron pala talagang ganun na iisipin kanila para dun sa character. Sobrang na-touch ko doon. Hindi ka ba parang naingit kay Lassie na parang sa tatlo sa inyo, parang siya yung naunang nabigyan ng launching movie? Ikaw ba, may nagtatanong ka ba kay Boss Big na, Boss Big ako ba? Kailan naman? May mga ganun ba? Hindi ako nagtatanong. Kaya tanong ko, Boss, may trabaho ko ba dyan? Kasi ba sabi ko nga, gusto ko ng success. Uhaw ako sa tagumpay. Pero hindi ako yung uhaw na mga harap or sisingit. Marunong ako mag-antay ng oras ko. Kasi kung para sa'yo, di ba? Kailangan mo lang maging matyaga ka, masipag ka, gawin mo lahat yung trabaho. As long as ginagawa mo yung tama, alam mo may darating para sa'yo. Hindi mo na nga daw kailangan kasi milyonaryo ka na daw. Hindi! Gano'ng kamilyonaryo na ba daw? Wala! Hindi, dahil sa mga YouTube channels mo, dahil sa mga, di ba may mga pa-games things ka pa, di ba? Parang mga gano'n. Ano ba yung gusto mong ano, Chad? Ano yung gusto mong, gawin mo marami kang pangarap. Ano yung gusto mong marating after Q&A, Miss Q&A, di ba? Doon ka nakilala, doon ka nagkaroon ng ano. Ano pa yung gusto mong marating? Gusto mo maging dramatic? Oo, gusto mong marating yung kagaya kayo pa. Gusto ko yung putin lahat. Gusto ko maging dramatic actress. Gusto ko maging comedy. Comedy, alam naman natin eh. Diba? I wanna check my versatility, my flexibility sa lahat ng roles kung kakayanin ko. As long as kaya, may oras, may project, yun. Pangarap ko, of course, maging, alam mo yun, I wanna earn a spot in this industry na kung saan hindi nalang ako makakalimutan. Na pag sinabing pangalan ko, si Chad yan, he is good at this, ito ang mga nagawa niya. Yun actually, main goal ako. Tanong, curious din yung mga fans mo kasi parang di masyado nakikita sa'yo. Parang tanong ni Tito Boy, kamusta ang lagay ng puso mo ngayon? Thank you po for the interview. Maraming salamat po. Hindi ka, honestly. Parang si, hindi ko ba nainggit kay Mama Bice mo, di ba? Very stable na kay Ayon. Hindi po kami nainggit pag ganyan. We are very happy sa mga kaibigan namin. And pag may isang magtagumpay or may love life, masaya sila, you should be happy sa kaibigan mo. Kasi ganun ang kaibigan. You should be happy sa happiness nila. Pero ikaw, baka tulad ka ni Vice na pagka nagkaroon, dumating yung tamang tao, ipakakilala mo rin bilang member ng LGBT community na ipapakita mo rin sa tao na ito yung love ko. Para why not? Hindi ko naman siya itatabi. Hindi ko naman siya itatabi. Basta dumating yung tamang tao. Talaga ikli na sagot mo doon. Eh, natanong ko lang, Chad. Kasi parang naging magkaibigan din kayo ni... Sino yung nanalong Miss Q&A? Juliana, pala. Tapos, nung nabalitaan mo na nagkakaroon sila ng problem ni Vice, di ba? I mean, di ba? Nagkakaroon ng talakan, ganyan. I mean, ano yung naramdaman mo? Totoo ba yun? May ganun ba? Honestly, my honest opinion, wala po kong alam. Kaya I cannot comment on that. Mm-hmm. Wala akong alam kung meron silang... Kasi, friendship nila yun. Ang friendship ko with Juliana, friendship namin yun. Ang friendship ko with Vice, friendship namin. Mm-hmm. So, kung meron silang problema sa pagiging magkaibigan nila, parang hindi naman... Pero nalungkot ka ba na may ganung issue nangyayari na pareho mong kaibigan yung dalawa, di ba? I don't meddle with things like that talaga. Parang hindi naman ano ha, hindi naman sa pagiging kasama, pero I don't meddle with those kind of things. Kasi kung sila magkaibigan, they can patch
mag-contact naman kung may problema. Wala po kasi ako alam, kaya hindi ako makapag-contact. Wala po ako alam. Kaya... At hindi mo balak alamin? At wala po akong balak makialaman. Hindi ka ba kinausap ng bawat isa about nung parang ganun? Going back to this movie, yung pa-thirsty mo, yung aksidente mo, parang nagsisigawa naman dahil nag-adlib ka, kanali nila hindi pa totoo, di ba? Parang ganun. Hindi naman siya adlib talaga, na-aksidente talaga. Oo nga eh. So ano yung nangyari yun? Sa tuhod ko po, nagkaroon ng injury, mild lang. Hindi naman na-break yung bones. Buti po hindi siya broken bones. Kaya that day din, pinahinga lang, nilagyan ng gasa, nag-mend din naman kaagad siya, gumaling din makagad. Nakatuloy kami na. Ito medyo personal question, kasi parang nakikita namin yung pagiging kilig mo kay Alex eh. Di ba bilang di ba, magaling na even yung body, di ba? Ikaw ba personally, kumbaga meron ka ring attraction sa bisexual or talagang straight man? Wala po, kung hindi po ako nagkakagusto sa straight. I mean, mas attracted ako sa yung identity ng gano'n nasa LGBT. Kaya mas kilig na kilig ka kay Alex. Well, Alex is a good friend. I mean, sobrang, hindi naman dahil si Alex, hindi siya. Hindi dahil sa pinakita niya sa akin, napapayos siya tao. Pero close ba kayo before pa? Doon na kami nag-close. Dito lang. So, how was it? How do you describe Alex being an actor, Alex, a friend? Alex is one of the sweetest person I've known. As in, sobrang sweet niya. He will treat you as a brother, as a friend, you know, alagaan ka niya. And hindi ka mahihiya sa kanya kasi walang mali siya, walang ano. As in, parang pinagkita kami pag natagal-tagal na namin magkakilala. Chikahan, ganyan, ganun. Sobrang sweet niya. How about Adriana? Oh, same. Adriana, I missed her so much. Kasi, dito mo lang siya naking close. No, we've worked before 2000, way back. We and Adriana, we go way back 2015. We've worked in TV5, Tasha Pagtasha. And she's... nagkatrabaho na kayo. And super love ko si Adriana. Super love ko si Adriana. And sobrang galing ni Adriana. I think everybody should see Adriana, how good actress she is. Saka, she's the sweetest thing. Sobrang bait na talaga. Very pure. May last issue question to you. Kumbaga, naging bago pa tayo magkakilala before, di ba? May mga press con about isa ka rin sa fan ng ano eh. Wow! Exclusive! Gano'n kayo mag-ano? Gano'n kayo magbiroan dalawa ni Alex? No malice? Walang malice. Hindi, yung tanong ko lang sa'yo. Para kasing naging fan tayo pareho ng Jaden. Yes, Jaden. Kasi Jaden time pa na nag-host ka pag mga press. Pag dati pa. Pero parang ikaw personally, as part ng LGBT community, di ba nai-issue James Reid na dahil nagbeso dun sa isang kaibigan na lalaki, ano yung pakiramdam mo doon na parang nagiging issue yun? Alam bilang... mo, siguro we should stop putting malice on everything. Tanggalin natin yung mga malicious sa bawat ilos ng bawat tao. Kasi James Reid, I can assure na lalaki talaga si James Reid. And there's no doubt about that. I've been with James Reid for the longest time. Yes. Diba? Star from NagSALITA. Lalaki si James Reid. Ba't ba mga Pranses ba? Mga bakla silang lahat. Nalungkot ka ba doon na nangyayari yung gano'n na yung gano'ng issue na binibigyan ng... Hindi naman kasi I know James Reid. Hindi naman papatulad. I mean, he's confident about his sexuality and his straight. At lalaki talaga siya. Mm-hmm. So, yung mga ganong petty issues, I think hindi naman makaka-apunto kay James. At least coming from you, di ba? Na... James is stronger than me. Alam mo yun. Marami na rin sa pinagdaanan. And that petty issue, masasabihin, wala namang masama sa pagiging LGBT community. Mm-hmm. Di ba? Walang masama doon. Yun daw yung dahilan kung bakit naghiwalay ang Jaden, yung mga ganun. Pero alam mo yun, huwag natin siyang gawing issue sa hindi naman. Huwag natin ipilit na hindi naman. He's not. And James Reid, I can assure, 100%. Sorry. Yan. Last is yung para sa iyo naman. May mga... Kumbaga, inaabangan ng lahat eh, yung launching movie mo. About success, di ba? Ikaw ba kung bibigyan ka ng pagkakataon to pair dun sa unang launching movie mo na hindi mo pa nakakasama before? Hindi naman masamang mangarap. Sino yung makaka-kissing scene mo? Yung makaka-love scene mo? Di ba? Wanda Ramos. Talaga?
So mahilig ka sa medyo older guy. Hindi. And... bata pa lang ako, crush ko na siya. Bata pa lang ako, crush ko na siya. So parang, ano, it will be a living dream na makasama ko talaga siya. Sa babae? Sa babae, I wanna do a movie with the lead, siyempre. Kahit may love scene? Ay, hindi naman love scene. I mean, parang ano lang, a movie together. Pero hindi, yung may love scene and parang love interest. A love interest? Kahit sino mo na... na babae? Hindi, I wanna do it with Zayna. Si? Zayna. Si Zayna. Ah, okay. Bakit siya? Kasi maganda si Zayna, eh. Tsaka komportable ako sa kanya. Walang mali siya. Kumbaga, wala kami magiging ano, mali siya sa isa't isa. Na alam namin, oh, nakatrabaho lang ito nga, gano'n. Tsaka maganda si Zayna. Pero okay lang sa'yo magpa-sexy sa mga launching movie mo? Ako, if VivaMax, it must be sexy, di ba? Ako, ang tanong sa kanila, okay lang bang magpa-sexy ako? So, parang baliktad yung tanong, okay lang ba sa inyo na magpa-sexy ako? Kasi diba? Ako, okay ako. Si ano, si di ba, si Lassie, di ba? May mga gano'n eksena, ikaw okay lang sa'yo mga gano'n. Oo, pag hinihingi naman ng script, tsaka, miss ko sila bang mahuumay, sila lang ako. Sa akin pa invite na lang to watch. Ah yeah, guys, please do watch Pagthirsty. Isa pong kakaibang istorya ng isang pelikula. At promise, uuhawin namin kayo sa saya, sa kilig, at sa pagkakaibigan at sa pagmamahal. June 29 po sa VivaMax locally. Tapos June 1, VivaMax Plus. May 29. June 1 pala. June 1. VivaMax Plus. Worldwide. June 29. VivaMax. Thank you.